So, what's up sa inyo mga ka-farming, no? So, ngayon nandito tayo sa ating palayan ngayon. Ano? Dahil meron tayong farmer na gumamit ng Z10. Ano? So, let's go. What's up again sa inyo mga ka-farming, no? Nandito tayo ngayon sa palayan, no? And then, kasama natin si Sir. Pagganapan ngayon. Ano? Usapang palay tayo ngayon, ano? Stop muna tayo sa talong, sa sili, sa dragon fruit. Usapang palay po muna ngayon, ano? Kaya kung isa kang farmer na nagtatanim ng palay, ay maaaring maging interesado ka nitong video namin sa ngayon. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel, hit the bell notification, and piliin mo yung all para manotify ka ng aming mga susunod pang farming videos. Kasama ko si paring Carlo. Okay, Carlo. Hello, hello sa inyong lahat. Ako po si Carlo Dator, ang product demo technician ng Crafting Chemicals na nakaerya po dito sa Albay. So, shoutout dyan sa mga Bicolano na nanonood. Ano? So, maraming maraming po comment dyan ng mga Bicolano from Naga, yes, from Sorsogon, from Camnorte. Shoutout kayo dyan. Ano? Wala pang nagko-comment ng Tagamasbate at saka Katanduanes. Baka so, kung, sa kanilang internet. Ha? Hindi nila napapanood yung video natin kaya wala pang nagko-comment. Mobile data lang eh. So, yun oh, mga ka-farming, no? So, comment down mo kung ikaw ay isang nanonood nito na taga Luzon, Visayas, Mindanao, comment down nyo kung taga saan ka. Okay. So, meron tayong kasamang farmer. Sir, pakilala ka. Ito pala si Jonathan Verso. Okay, ano? Jonathan Verso. So, sir, ilang taon na kayong nagpa-farm? Isang taon na, no? Sa bali. Pero dati, sir, ano yung ginagagawa nyo sa buhay? Sa Manila. Oo. So, si sir ay, kumbaga, umuwi. Parang balik probinsya. Ano, naalala ko, Carlo, merong program nun yung DA na balik probinsya program para yung mga, kabayan natin na from Manila. Yes, yes. Or, bumalik sa farming. Okay, tama, no? Mag-engage sila sa tama, farming. Tama. So, ganun mga ka-farming, ano? So, kung ikaw ay nasa OFW, okay, o isang OFW, nasa abroad, pasukin nyo yung farming. Ano, may pera po dito sa pagsasaka. Sir, ilang taon na po kayo? 32. Okay, ano? So, sir, batang-bata pa po. Single? With sidecar. With sidecar na po. Okay, ano? Sir, nung mga nakaraang araw, ano ba yung napansin nyo dito sa inyong, ito sa inaalagaan yung palayan? Naninilaw yung mga dahon. No. So, yun mga ka-farming, no? Naninilaw yung dahon. Usually, ganun talaga sa palay. Ano? Pero, nakapag-abono na ba tayo nun, sir? Nakapag-abono. Okay, ano? So, bago ang lahat, ang variety na ginamit ni sir is hybrid naman. Ano? Hybrid. Hybrid ang ginamit na variety sa palay ni sir. So, nung naninilaw yung kanyang palay, ano sir yung ginawa para ma-prevent yung paninilaw na yun? Nag-spray lang ng sitin. Mhm. Yung BC din. No. Sitin at yan, tama no. Akala ko kasi kung inisa-isa ni sir na kunin yung mga naninilaw. Abutin tayo niya ng ang siyam-siyam. Tapos yung mga natitirang green, yun na yung ititira niya talaga. No. So, mga ka-farming no, ang ginamit ni sir na product na para ayan na maging maibalik sa berde yung kanyang palay ay Z10 ATWP at Nimbisi din hinalo niya po bilang pang-prevent na sa mga insekto. Tanungin naman natin si paring Kaloy kung ano ba yung kung paano nagbabalik sa pagkaberde ng dahon yung Z10 at kung ano naman ang maitutulong ng Nimbisi din. Carlo. So, yun kasi, yung Z10 po na ating ginamit dito sa palayan ni Sir ay isa po siyang broad spectrum protectant fungicide. At the same time, meron din po siyang haalong foliar at saka zinc. So, yung zinc yung nagtataglay niyang foliar. Tapos, si Z10 po ay nakakatulong kasi ginagamot niya or nape-prevent niya yung mga pag-atake ng fungus. Bari nako-control niya na hindi dumami ito. At the same time, dahil po doon sa kanyang foliar na epekto na babalik sa pagka-green after niyang gamutin, di ba? Dalawang klase kasi siya. Fungicide tsaka foliar.
Pag nagamot na ni fungicide yung sakit ng ating palay, since meron siyang kahalong foliar, payayabungin niya ulit yung dahon ng ating palay. Kaya nagiging berdeng-berde ulit yung dahon. So yun po yung magandang epekto ng Z10. Tapos yung isa pa pong ginawa dito ni Sir ay yung Z10 80WP, hinaluan niya ng Nimbicidin. So ano ba yung purpose ng Nimbicidin? Si Nimbicidin po kasi ay meron na siyang sticker properties. Yung sticker properties na yun ay nagtataglay na kakampi ni Z10 para yung epekto talaga ni Z10 ay kapit na kapit. Ano po? So aside from sticker, yung Nimbicidin, meron pa po siyang dalang insect repellent or insect repellent action. Bali na papaalis niya yung mga insekto na umaatake dun sa ating palayan. So ito pong ating produkto na Z10 at saka Nimbicidin ay napakadali lang pong makuha. Ano po? Huwag na kayong pumunta kung saan-saan pang malalayong lugar o saan pang malalayong tindahan, dahil meron pa po pati nito tayong sulit pack. Ano? So si Z10 at saka si Nimbicidin ay very affordable dun sa sulit pack. Very discounted price po yan. Z10 plus Nimbicidin. Okay? Agree ba tayo dyan, mga ka-farming? A few moments later. So yun, mga ka-farming, no? Ayan, nakita natin kung ano ba yung epekto ni Nimbicidin at saka ni Z10. So ngayon, tanungin naman natin kung ano yung mensahe ng gumamit na farmer dito sa atin. Ano? So sir, ano ba yung mensahe mo sa ating mga farmer tungkol sa product natin na Nimbicidin? Mga ka-farming, subukan nyo para makita nyo yung resulta. Ayos ba tayo sa Z10 at Nimbicidin? Ayos na ayos!